Magandang araw mga bata. Magandang araw sa iyo at Ninay. Magandang araw din sa iyo at Ruby. Isang panibagong araw na naman upang makapag-aral at makapanig tayo ng kwento mula sa Biblia. Tama ka dyan at Ninay. Pero bago tayo makinig, reviewin muna natin kung ano-ano nga ba ang mga nangyari noong nakaraan. Kung ating babalikan, ating sinubaybayan ngayon ang paglabas o paglaya ng mga Israelita mula sa Egypt. Napakinggan din natin kung paano pinutunayan ng Panginoon na siya ang pinakamapangyarihan sa lahat. Nagpaahon siya ng maraming palaka, pinadalahan niya ang mga Egyptyo ng langaw, mga sakit ng hayop, mga pigsa, matinding bagyo ng yelo, at matinding kadiliman ng bayan ng Egypt. Ito ay mga bagay na tangi ang Panginoon lamang nakakagawa. Ngunit, sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang nagmatigas ang Paraon. Hindi siya nagpatinag at patuloy na nagmatigas. Sa ating pagpapatuloy ng kwento, sa araw nito, sa tingin ninyo, sa tingin niyo kaya ay panalayain ng Paraon ang mga Israelita? Gusto ko nang malaman kung makakalaya na nga ba sila. Excited na ako at Ruby. Kayo mga bata, excited na din ba kayo? Simahan niyo muna kami sa isang panalangin para sa ating panila. Iyo po ang ating mga ulo at higit ang ating mga mata. Panginoon, nadakila sa natin sa pangyarihan. Patumarin niyo po kami sa mga po ang mga nagawa po namin kasalanan. Inisin niyo po ang aming puso at isipan at ibigayin po kami sa aming may sa libon. Puso at isipan, ito po ang mga mga. Ito po ang samit na lang namin sa matalis na pangalan ng Jesus. Amen. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? I am redeemed by the blood of the Lamb. Kabanata 5, talata 7. Alisin niyo ang lumang lebadura upang kayo'y maging bagong limpak. At tulad sa kayo'y walang lebadura, sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay nahiain na. Sa mga tuwid bagay si Kristo. Sa pangulit mga bata. Unang Korinto, Kabanata 5, talata 7. Alisin niyo ang lumang lebadura upang kayo'y maging bagong limpak. At tulad sa kayo'y walang lebadura, sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay nahihain na. Sa makatuwid bagay si Kristo. Sinabi ng Diyos kay Moises, magpapadala ako ng isa pang parusa sa hari ng Ehipto at sa kanyang bayan. Pagkatapos noon, papalayain na niya kayo. Sinabi ni Moises sa Faraon, ito ang pinasasabi ni Yahweh. Pagdating ng hating gabi, dadaan ako sa Ehipto at lahat ng panganay na anak na lalaki sa Ehipto ay mamamatay. Lahat ng mga opisyal mo ay lalapit sa akin at magmamakaawa na umalis ng aking bayan. At galit na iniwan ni Moises ang hari. Gayunpaman, hindi pumayag ang hari na umalis ang mga Israelita. Dahil pinagmatigasan niya ang Diyos. Tinawag ni Moises at Aaron ang mga pinuno ng mga Israelita
at sinabi sa kanila ang ipinagagawa ng Diyos. Kailangan pumili ang bawat ama ng isang kordero o batang kambing para sa kanyang pamilya. Kailangan walang kapintasan ang hayop na ito sa disparas ng 14th na araw ng buwan na ito. Patayin ninyo ang hayop na inyong napili, lagay ninyo ang dugo ang mga hambal ng pintuan sa inyong mga bahay. Ihawin ninyo ang buong karne at kainin kasama ang mapapait na gulay at tinapay na walang lebadura. Kainin ninyo ng mabilis habang nakagayak kayo para sa paglalakbay. Ito ang pista ng Paskwa upang parangalan si Yahweh. Walang lalabas ng bahay hanggat hindi nag-uumaga. Sa gabing iyon, daraan si Yahweh sa Ehipto, papatayin niya ang bawat panganay na anak na lalaki at paparusahan niya ang lahat ng mga Diyos ng Ehipto. Pero kapag nakita niya ang dugo sa mga hamba ng inyong pintuan, hindi niya papapasukin sa inyong bahay ang anghel ng kamatayan. Sa halip, lalampasan niya kayo at hindi kayo sasaktan. Kapag narating na ninyo ang lupain na ipinangako sa inyo ni Yahweh, patuloy ninyong ganapin ang ritual na ito. Kapag nagtanong ang inyong mga anak kung bakit ninyo ito ginagawa, sabihin ninyo sa kanila, ito ang handog ng Paskwa upang parangalan si Yahweh. Dahil nalampasan niya ang tahanan ng mga Israelita noong pinatay niya ang mga Ehipto. Matapos marinig na ang mga tuntuning ito, nagsiluhod ang mga Israelita at sumamba sa Diyos. Ginawa nila ang iniutos ng Diyos. Nang hating gabi ng 14th na araw ng buwang iyon, pinatay ng Diyos ang lahat ng panganay na anak na lalaki sa Ehipto. Mula sa anak ng Faraon na tagapagmana ng trono hanggang sa anak ng bilanggo sa kulungan. Nagising ang lahat ng mga Ehipto, kabilang na ang Faraon at ang kanyang mga opisyal. Narinig ang malakas na iyakan sa buong Ehipto. Dahil ang bawat tahanan ay namatayan ng anak na lalaki. Pero, ligtas ang mga panganay na anak na lalaki ng mga Israelita, ang mga kordero, na pinanggalingan ng dugo sa hamba ng kanilang pintuan, ang namatay kapalit nila. Sa pamamagitan nito, ipinakita ng Diyos sa mga Israelita ang mangyayari sa hinaharap. Balang araw, isang kahalili na walang kapintasan ang papatayin parang kordero at ang kanyang dugo ang magliligtas sa marami. Nang gabi ring iyon, ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron at sinabing, iwan ninyo lahat ang inyong bansa, dalhin ninyo ang inyong mga alagang hayop at magsialis na kayo at idalangin nyo rin ako. Hinimok rin ng Ehipto ang mga Israelita na nagmamadaling umalis sa Ehipto. Ibinigay nila ang lahat ng hangin ng mga Israelita, mga alahas na ginto at pilak at mga damit. Kaya't umalis ang mga Israelita sa Ehipto. Pagkatapos nilang manirahan doon sa loob ng 430 taon, merong 600,000 Israelitang lalaki bukod pa sa mga babae at bata. At marami silang mga tupa, kambing at baka. Marami ring ang mga hindi Israelita na sumama sa kanila. Nang gabing iyon, nanatiling nakabantay ang Diyos para mailabas sila sa Ehipto at inutusan niya silang ipagdiwang ito habang panahon. Sa wakas, nakalaya na ang mga Israelita sa kamay ng Paraon. At ito ay dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kung ating babalikan, nagsubo siya ng anghel na pumatay sa lahat ng panganay na anak na lalaki sa Ehipto. At sa kabila ng lahat ng ito, nanatili pa rin ligtas ang mga Israelita. Bawat pamilyang Israelita ay pumatay ng isang kordero at ipinahid ang dugo nito sa hamba ng kanilang mga pintuan. Nang makita ito ng Diyos, hindi niya hinayaang pasukin ng anghel na kamatayan ang bahay. Patunay lamang ito na binibigyan ng Diyos ng babala ang mga masasamang tao. Kapag papasahan niya sila, gumagawa din siya ng paraan para iligtas ang mga magtitiwala sa kanya. Kaya naman, mga bata, tulad ng pagtitiwala ng mga Israelita sa ating Panginoon,
Sana ay ganun din tayo magtiwala sa kanya. Maasahan mo namin yun, mga bata. Ngayon, sumahan niyo kami sa isang panalangin para sa ating pagtatapos. Iho natin ating mga ulo at pikit natin ating mga mata. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong lesson na naman natutunan ng mga bata. Panginoon, naway Panginoon, ma-apply po nila sa kanila po mga sarili. Patuloy mo po silang ingatan sa kanila po. Pang-araw-araw na po mga Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. O paano? Magpapaalam na kami, mga bata. Magkita-kita tayo sa susunod na episode, mga bata. Paalam!